Hello! Ang lulutuin natin ngayon ay garlic buttered shrimp. Yan. Pero dahil binigyan ako ng Bounty Fresh ng honey, ito ang kanilang honey, honig, gagawa ako ng honey buttered garlic shrimp. Pero nasa sa inyo yan, optional. Gusto nyo may honey, okay. Kung gusto nyo wala, okay lang. Pero ang importante, butter garlic siya. Buttered garlic shrimp. Okay, simulan na natin. First, ang ating ingredients. Okay, ingredients natin ay, syempre, unang-una, ang ating shrimp. May nagbigay kasi sa amin ng shrimp dyan sa kapitbahay. Kaya naisip kong gumawa nito dahil paborito ko to. Bata pa ako, mahilig na ako sa shrimp. Tapos, yung mga anak ko din, mahilig sa shrimp. Salamat na lang at hindi sila na-allergy sa shrimp. Okay, so meron tayong shrimp. Syempre, meron tayong butter. Meron tayong banana ketchup, toyo, salt and pepper, at syempre optional, honey, pwede or walang honey. Okay, yung iba, pag ginagawa itong recipe na ito, gusto nila may balat. Okay, gusto nila yung shrimp nila may balat. So kung gusto nyo may balat, ang gagawin nyo lang ay tatanggalin nyo itong parang pabuhok na ito, yung gupitin nyo na, at saka itong matulis na ito, para pa nagbabalat kayo pag kumakain na, hindi kayo matusok. Tapos pati yung buntot, gugupitin nyo yung dulo. Yan. Yung iba naman, gusto na balatan. Ako, ang gusto ko dito sa lutuin ko ngayon, gusto ko siyang balatan para mabilis na kainin ng mga anak ko, hindi na sila maghihimay-himay pa. Ayan, okay. Para sa mga on the go na nanay, gusto nila yung balat na. Okay, so babalatan natin yan. Ganyan, balat-balat. Tapos, kailangan nating i-devein. Ibig sabihin, yung pinaka, parang itim nila sa likod na parang vein, dapat natin tanggalin yon. So, gagamit tayo ng pwedeng toothpick or barbecue stick. So, pupunta lang kayo dun sa gitna. Ayan, yung gitna. Tapos, tutusukin nyo yan. Dito lang, bandang taas. Tapos, iaangat yung ganyan. Ayun, nakita nyo na. Lumabas yung, ito yung kanyang veins. Ayan. Ayan. So, ngayon, dinevein na natin yung ating shrimp. Okay, so, explain ko lang bakit kailangan din i-devein. Alam nyo, sa totoo lang, pwedeng i-devein, pwedeng hindi. Hindi naman kayo parang, ay, kadiri, hindi dinevein. Hindi naman. Mas maganda lang sana kung tinanggal natin yung likod. Kasi yung likod na yun, yun yung digestive side nila or digestive part nila na doon na pupunta yung parang kinakain nila, ganyan. So maganda talaga kung tanggalin. Pero kung hindi naman tanggalin, okay lang. Kasi limbawa, nagmamadali na, diba? Okay lang maluto yung kasi luto naman ang pagkain. Okay, so ngayon, pwede nyo rin i-devein kung ito ay may balat. So, eto yan. Ganito naman ang pag-devein ng may balat. Ayan lang yung mga balat. Siyempre, nabubuksan yan pag ginaganon. So, punta lang kayo rito sa may gitna dito. Tusukin yung ganyan. And then, ayun! Ayun na, lumabas na siya. Ayan! Ayan na! Yay! So, okay, natanggal na natin. Okay? So, alam niyo na kung paano mag-devein. Naku! Nakalimutan kong isa sa importanteng ingredient. Siyempre, ang garlic! Garlic is life. Kaya mas maraming garlic, mas masaya. Garlic! Bawal! Una, titimplahan muna natin ang ating shrimp ng salt and pepper. Yan. Kung meron kayong garlic salt, okay din. Pero kung wala naman, okay naman ang salt and pepper. Okay, timpla-timpla. Ang una natin gagawin ay ipiprito muna natin yung tinimplahan natin shrimp. So ito kanina tinimplahan natin ng salt and pepper. So ipiprito muna natin siya para mamaya ilalagay na lang natin yung sauce na honey buttered garlic. Let's go! Mabilis lang ang pagprito nito para hindi siya masyadong tumigas. So, ayan. Low heat lang po. Low heat. Ayan. Pag nakita nyo na pumupula na siya, pwede nyo nang baligtarin. Tapos, pag mapula ng lahat, pwede nyo na yan ihango. Para, huwag din naman siyang ma-overcook. Dahil pag na-overcook siya, titigas.
mamaya medyo isasama-sama pa natin siya dun sa sauce. So may konti pang pagluluto nito mamaya. Yeah. Ngayon, napantay-pantay na ang kanyang mga kulay kahit na pag-ikot-ikutin mo. Pwede na ito ngayon hanguin. Ngayon naman, gagawa na tayo ng ating sauce. Umpisa natin sa paggisa ng bawang. Mas maraming bawang, mas masaya! Woo! Happy Fiesta, bawang! Pag golden brown na ang ating bawang, tsaka na natin idadagdag ang butter. Simutin! Ako, importante. Kailangan walang nasasayang na ingredients. Okay. Ay, mayroon ako isi-share sa inyo na isang secret. Pagka natunaw na yung butter dun sa ating garlic, kasi kanina, di ba, nagprito tayo ng shrimp. Tapos dun sa pinagprituhan ko ng shrimp, merong mga natirang sabaw-sabaw, katulad nito, ayan. So ngayon, huwag nyo itatapon yan kasi pwede nyo yung isama doon sa ating butter na may garlic para mas lumasa yung shrimp. Yan, so isasama natin ito. Ooh, dahil ba? Yan. Ang padagdag ng lasa yan. Okay. So, ngayon naman, idadagdag na natin ang ating toyo. Ayan, toyo. Siyempre, halo-halo, halo-halo. Dagdag ang ating ketchup. Banana ketchup. Okay. At idagdag ang ating honey. Ito na ang ating honey. Woo! Sarap! Halo-halo, halo-halo. Ngayon, dadagdag na natin ang ating bida, ang shrimp. Halo-halo. Oh, ayan na. Para manuot ang lasa sa ating shrimp. Ayan na. Ngayon, tikman-tikman nyo na lang at magdagdag kayo ng mga ibang ingredients kung ano ang natatama sa inyong panlasa. Pero ako, parang ito'y natsambahan ko na okay na sa aking panlasa at tingin kong magugustuhan ng aking pamilya. Ayan na, luto na siya! Konting kulo na lang, siguro mga isang minuto! And then that's it. Yan. Perfect! Go, Vika! That's Mama's honey, buttered, garlic, shrimp. Eat ka na, eat. Ooh, yummy? Yummy. Yay! Yummy? Okay. Very yummy. Yay! Tastes like honey, butter, sugar. Yay, Vika? Approve? Nako, sa sobrang sarap na patanga po siya. Approve!